Yung mga Filipino daw na dumidefensa sa China dito sa issue ng West Philippine Sea ay ituturing na ng Philippine Coast Guard bilang mga hindi makabayan o mga traitor. ituturing ng mga traitor. Tama! Talagang mga traitor po ang mga taong yan. So, kailangang i-identify na ninyo, ilista na ninyo officially kung sino itong mga Filipino na dumidepensa po sa China sa issue ng harassment dito sa West Philippine Sea. Marami yan. Yung iba may mga programa pa sa alam na ninyo kung saan nagpo-programa yung mga Filipinong ituturing na traitor. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo itong report, galing po ito sa ABS-CBN, ABS-CBN News. Click subscribe mo na mga kababayan dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi kayong updated po sa mga makatotohanang balita at analysis siyempre. Makatotohanang analysis at malalalim na pagtalakay ng mga kwento dito po sa ating bayan. Like and share na rin po ninyo at huwag na rin po ninyo mga kababayan na i-skip yung ating mga commercial ads para sa tuloy-tuloy na pagbango ng ating ekonomiya. Ayos! Ito yung sabi rito, mga kababayan, basahin ko po sa inyo. Ito, napakaliit. If you are a Filipino, whether in government or private sector, regardless of your politics, defending and making excuses for China's aggressive behavior should deem you unpatriotic and a traitor to the Philippines and to our people. Sabi po yan mga kababayan ni Philippine Coast Guard Chief Commodore J. Tariela. So alam na ninyo kung sino itong mga imbes na kumampi, mga kababayan sa atin, kumakampi po sa China. Yung iba nga, pabalik-balik sa China. Kilalang kilalaan niya namin, Mr. Maravillas, kung sino itong mga traitor. Talaga naman po na kilalang kilala ninyo. Kaya nga po sabi ko sa inyo mga kababayan, itong mga traitor, huwag ninyong isusupport, lalo ang iba niyan, tatakbo po, pati pamilya ng traitor po. huwag ninyong isusupport, kasi pag sinuport ninyo yung pamilya na gustong tumakbo sa kung anong posisyon ng traitor sa ating bayan, kayo din ay isang traitor. O di ba? So mag-isip na kayo. Kailangan na we have to draw the line. Mga kababayan, importante 'yon. Para malaman natin kung sino 'yung mga traitor sa ating bayan. Pagbinoto mo 'yung mga pro-China na mga politiko, ano ibig sabihin 'yan? Traitor ka sa sarili mong lahi. 'Di ba ganun 'yon? Kaya nga sabi natin, yung investigasyon sa Senado po tungkol doon sa mga cadets ng PMA at saka mga official na mismo na may rank na lieutenant colonel, pinapadala para i-brainwash sa Beijing Military Academy kung sino yung traitor. Na pasimono mga kababayan nung programang yon ay kailangang ma-identify natin, ma-unmask natin po para ikis. Di ba? Ilabas ninyo po mga senador ang pangalan, pag hindi kasama kayo sa mga traitor. O ito yung sabi ABS-CBN News. Para baka i-fact check tayo ng Vera files.
Vera Files anya nata, Mr. Maravillas. Vera Files. Hindi Pera. Vera Files. Hindi pa. Vera Files. Yun ang mahilig mag-fact check po. Pati yung Pangulong Bongbong, fact check. Kita ninyo. Traitors. PCG official slams. Filipinos defending China in fresh maritime row. Ang kita ninyo. A Philippine Coast Guard official on Thursday. Ngayon lang po, Islam Filipinos defending China amid fresh tensions between Manila and Beijing over a confrontation in the West Philippine Sea last weekend. Calling them unpatriotic, anya kayo. Wala kayong pagmamahal sa bayan. And traitors, mga traidor. Judas Barabas. Estas. Yan mga kababayan ang tawag, mga iskariote. Mga makapili. If you are a Filipino, whether in government or private sector, regardless of your politics, defending and making excuses for China's aggressive behavior should deem you unpatriotic and a traitor to the Philippines and to our people, sabi po ni Commander o ni Commodore J. Tariela, PCG spokesperson on the West Philippine Sea. Yan, oh. Hindi po akong may sabi niyan. Ah, ang dami nating naririnig po na mga traitor. Na imbes mga kababayan, kumampi sa ating armed forces at saka Philippine Coast Guard na ayaw tantanan ng harassment. Paulit-ulit lang po. Mag-atid lang po ng pagkain, resupply mission. Hinaharas ng hinaharas. Pinalalabas pa mga kababayan, tayo yung mali. What? Marami kayong maririnig na mga commentators po. Sa mainstream media, maginig po kayo sa mainstream media. Ang dami po. So ito yung sinasabi ni Commodore Tariela na mga unpatriotic, mga traitor. You see? Traitor sa ating bayan, traitor sa ating mga mamamayan. At hindi lang mga commentators, mga politiko pa po, mga kababayan. If you are a Filipino, whether in government or private, anya, given current developments in the West Philippine Sea, it is important to show loyalty to country. Sabi po ng Commodore Tariela also said that while Filipinos have the constitutional rights to freely voice the opinions on the issue, their freedom of speech should not be misused to act as Beijing's mouthpiece. Nako, nako, mga kababayan, ang dami nito. Lalo yung mga vloggers na DDS. You see, napakarami at mga dating opisyal ng previous administration, santambak na mga makapili. Ingat po tayo, mga kababayan. I urge you to withdraw support dito sa mga taong ito. Or else, kayo din ay isang traitor. Di ba? Tinatraitor mo yung mismong bayan mo. Pag kinamkam ang ating bansa ng ating neighbor, saan pa kayo titira? Wala ka ng bansa. Kung kamkamin yung ating resources, paano na yung mga Filipino? Magugutom tayong lahat. Matutulad tayo noon, mga kababayan, sa mga brothers natin na mga Hodyo. You see? The wandering Jew for almost 1,900 years, wala silang bansa. You see? Kaya nga ngayon, mga kababayan, na pinanganak muli ang Israel,
ang kanilang vow, mga kababayan, never nila, iyon na makikita ninyo yung mga Hudyo po, abang nananalangin doon sa tinatawag na wailing wall, never again anya, na pahihintulutan namin na kami ay mawalan ng bansa, never anya. Do or die po sila. Ganon yung mga Hudyo. Dapat ganon din po tayo. Kasi may lahi po tayong Hudyo. We are Ophirians. Lahi nila po lapo nakipaglaban, mga kababayan, sa mga Kastila. Dapat nating gayahin sila po lapo. O diba? Sa manlulupig, hindi ka pasisiil. Ang problema, yung iba sa atin, naging spokesman pa ng China. Mouthpiece, sabi rito ni Tariela. All Filipinos should unite in calling out China's aggressive and unlawful action niya in the West Philippine Sea. Together, we should stand united in protecting our nation's interests in pursuing a peaceful resolution to the issues, she added, but did not disclose specific individuals whom he was referring to. Obvious man po kung sino ang pinatatamaan mismo, kasi nakataya po yung buhay ng ating armed forces dito, ng ating Coast Guard, ng ating Navy. Pagkatapos, maririnig mo pa yung kapwa Filipino, mga kababayan, ang sinosupport po, yung mga Chinese na manlulupig, mang-aapi, manghaharas, bully. Yun pa yung kinakampiyan nila. Saan ka pulutin yan? Ganito mga taong ito, dapat ito kasuhan ng treason. I-arrest po. At ipatapon, mga kababayan, kung talagang wala na kasing firing squad ngayon dito, walang death penalty. Ipatapon sa China. Di doon sila magkampi-kampi. Kumampi na sila kay Xi Jinping. Tayo makikipaglaban, mga kababayan, para sa ating bayan. Sa manlulupig, di tayo pasisiil. That is why we are engaging our like-minded friends. Mga bansa tulad ng Amerika, Japan, Australia, South Korea, and European Union. In-engage natin for a peaceful resolution po. Kaya nga magpapatrolya dito sa West Philippine Sea, hindi para makipagyera, para, kundi para i-assert yung freedom of navigation and peaceful conduct dito po sa West Philippine Sea. Tama po? Yung armed forces natin is for defense. It's not for offense. Pati yung kasunduan po, defense treaty nga po eh. Hindi man po offense treaty, defense treaty. binabaliktad po nito mga traitor dito sa ating bansa. Tapos, pinapalabas nila na ito gagamitin na EDCA sites para sa paglusob sa Taiwan. Ba't tayo lulusob doon sa Taiwan? Yung China po ang may planong lusobin. Sinasabi nila yon palagi. Kasi kanila daw yung Taiwan. O di nyo, hindi man yan amin. Wala kaming paki dyan. Yan sa amin po, huwag din nyo kaming idamay rito. Kaya may defense pa kami with America. So sabi niya, dahil sa West Philippine Sea niya, ang yaman nito ay para sa Pilipino. Tariela also asserted, the second Thomas Shoal, which Manila calls Ayungin Shoal, has become the flashpoint of a new world war between Philippines and China. After PCG accused the Chinese Coast Guard of blocking and blasting water cannons at its boats attempting to resupply Filipino troops garrison in the hotly contested area. Malinaw na mga traitor.
Kaya yung mga kwan po, ito yung pakiusap natin sa mga patriotic Filipinos. Mga totoong makabayan, hindi yung grupong makabayan po. Makakwan po yun. Parehas ang ideology nila eh. Ano ba? Yung totoo po na mga makabayan na mga Filipino. Pag narinig po ninyo itong mga spokesman ng China na nagsasalita at nagko-comment po sa social media, nagbablog, alam na ninyo ang inyong dapat gawin. Kailangan po na kuyugin po ninyo sa pamamagitan ng pag-remind sa kanila na tayo ay Filipino. Di ba? Na dapat tayo ay mag-unite. Kuyugin po ninyo. I-remind muna natin. Pag hindi talaga tumigil, pag nagkagulo dito, yun, sila ang unahin natin na i-arrest for treason. Civilian arrest na po. For treason, mga kababayan, at ipatapon natin doon sa China para sama-sama na sila. Wala silang karapatan na mag-stay dito sa ating bansa na ipinagkakanulo nila sa mga dayuhan. Tama pa? Ayan man lang. Ay, nagsabi niyan mga kababayan na traitor si Tariela. Di ba? Ako yung mga discussions ko rito, sabi ko, iimbestiga muna at tingnan kung sino yung pwedeng makasuhan ng treason. May legal process po. Di ba? Baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainan po sa paninigas ng mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot. Food supplement siya. Kaya lang, mga kababayan, gawa siya sa Gucci Berry. Yung Gucci Berry may anti-cancer properties. Ayos, yung mga inquiries ninyo po, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.